Ayan po, gumagawa po uli ako ng ube, pandesal, with cheese. Ayan po. Eri po yung ube. Eto po yung cheese. Pasok kong parehas. Ayan po siya. Ayan po. Marami din ako nagawa. Kaso lang, na-late na rin. Hindi ko naman alam pupunta sa kayo yung mga amo sa Cordoba. Sayang. Po siya. Malambot o. Malambot siya. Malalangin mamaya. Ayan po. Ayan po siya. Second time ko na gumawa ng ube halaya. Una ube halaya lang. Ngayon, pangalawa ube halaya with cheese. Ito po yung ginawa ko kahapon na ube. Ito po yung cheese. Ayan po siya. Pwede na mag-baker sa Pinas. Oh. Online. Online pandesal ube. Diba? Ayan po. Tapos tagyan ko ng breadcrumb. Teka lang po. Kunin ko lang po yung breadcrumb ko. Nandun sa aking lagayan. Ayan po yung breadcrumb ko. Ibubudbud ko po siya. Dumikit. Dumikit siya. Ibubudbud rin ko siya. Ay, dumikit. Ayan po. Ayan na po siya. Tumidikit. Buti ka mo, nalagyan ko ng oil. Ay, siya. Hindi na ako nakita ng aking pagbibidyo. Ayan na po siya. Malapit. Pagkatapos kong lagyan ng lagay ko na sa oven. Pinaalsa ko pa kasi na magandang alsa para malalambot. Madikit o malaki ito. Malaki yung gawa ko. Ay siya. Kailangan pa nagtinda may kiluhan para alam. Para pantay-pantay ang gawa. Ito, may malaki, may maliit. Ayan na po. Malapit na po ako matapos na ube halaya with cheese.
Dito po sa Kuwait, pagkatapos ng coronavirus, pwede kayo umorder. May sisla nyo lang ako. Kaso lang, pipick upin nyo sa bahay. Hindi ko pwedeng dalhin dyan. Sa lugar nyo. Dumikit na. Dumidikit. Ay, dumikit na siya. Yan po siya. Inaanok po sa ano, sa breadcrumb. Yan po. Alaga ako kasi mahilig sa pantisal. Kasi pag ano ako, ako bumibili ng gamit. Napansin na nanay na pinagluluto ko yung mga anak niya. Bumili siya ng mga gamit. Ayan na po. Tapos na po yung aking first tray. Ube halaya with cheese. Oh, delicious po yan. Sige po, bye-bye.